Good evening mga kachow-chow, yun. Kasama ko ngayon sila Churo, Claudine, at si Mami Arby. Yan. Bali, ang gagawin natin guys ngayon, ay first time ko ulit mag-vlog. Kasi na magnet ako sa TikTok. Tapos, nagpapasalamat po kami pala dahil ngayon po ay nasa 170,000 follower na kami doon. Tapos, nakaka-celebrate lang namin yung 100,000 follower namin sa TikTok. Ang pag-uusapan natin ngayon guys, paano ba maiiwasan yung pagbubuhol-buhol? Napapansin niyo yun, di ba? May buhol-buhol dito, tapos buo-buo, tapos kadalasan niya sa tenga, tsaka sa puwetan. Yan, yun yung bulbul na yan. Siyempre, bago yun, intro! Yun nga guys, paano ba maiiwasan yung pagkakabuhol-buhol? Ito guys, yung ano ko lang to ha, sariling experience ko lang sa kanila. Kasi napansin ko siya nung last na pinaliguan ko si Cloud. Ang nangyari kasi syempre tatlo sila, diba? Di pa paliguan ko silang tatlo. Ang nangyari, isa-isahin ko sila, tapos after ko silang paliguan, tinukulong ko sila dito. Sliding kasi yan eh. Diyan ko sila kinukulong. Nandiyan din pagkain nila. Nandiyan din yung ano nila. Yung tubigan nila. Pero meron yung parang ano. Parang may window siya na pwede siyang sumilip sa ano. Sa baba. Kasi nasa second floor kami. Tsaka dyan lagi sila nagtatambay. Pag ano iniintay nila ako. Galing sa ano. Sa palengke. Ganyan. Tapos lagi sila nakatambay dyan. Ngayon. Di tapos ko na silang paliguan tatlo. Tapos napansin ko, kasi pagkatapos ko paligo, naglinis ako rito, nagligo rin ako ng sakin, syempre, dahil basang-basa ako pag napapaligo ako. Napansin ko, pag natutuyo sila, nagkakaroon talaga ng buhol-buhol, yung nagbubuo-buo. Kapag matagal mo siya na hindi agad binlower, ganyan. Kaya ang unang tip para hindi magbuhol-buhol, una, pagkatapos ng paliguan, dapat i-ano nyo siya, ano ba ito? Yung punasan agad, guys, ng tuwalya nila. Tapos, tsaka nyo siya patuyuin. Then, i-blower. Kailangan hindi nyo siya makikitaan na buo-buo pa. Yung basa-babasa. Kailangan tuyong-tuyo talaga sila para hindi siya magkaroon ng buhol-buhol. Yun yung unang tip. Dapat, lagi silang tuyo. Okay? Pangalawa, dapat guys, pagkagising sa umaga, i-brush nyo sila. Lagi. I-brush. Umaga, tsaka bago matulog. Yun yung pangalawang tip ko. Kasi, kapag once na pinabayaan nyo siya, talagang nagkukusap talaga na nagkakaroon ng buo-buo pala yun. Lalo pa, yung dito sa ano nila, sa leeg nila. Yan. Madalas yan, nagkakaroon din ng buhol-buhol. Tapos bakit sa puwetan? Kasi 'di ba pag umiihi sila, ayun, nagkakaroon din 'yan. Kaya normally, guys, yung buo-buo dito sa tenga, sa gilid, dito sa leeg, tsaka dito sa puwetan. 'Yun yung ano. Pero madali lang naman yung tanggalin. Yung brush lang gaganin mo lang siya. Dalawa kasi yung klase ng brush, yung isa na yung brush talaga siya. Tapos yung pangalawa naman, mas madali. Yung parang suklay siya na ano. Andito kasi sa ilalim eh. Basta, yun yung kailangan yung gawin. Pag once na yung parang suklay na stainless, pag ginano mo yun, kusa siya matatanggal. Pilitin nyo na matanggal. Kasi, magkakaroon kayo ng problema dahil nagaano yun eh. Parang dumadami. Kasi pag nagkaroon ng buo, tas didikit ulit. Ganyan, didikit. Hanggang sa dumami siya kumapal. Mas mahihirapan kayo. Pero para hindi kayo mahirapan, ako subukan na to guys na hindi ko talaga sila
pagkagising ko sa umaga, nagiging routine ko na siya na kailangan masuklayan sila kahit hindi sila bagong ligo. Kasi kung laging may nagtatanong sa akin, ilang beses ba dapat pinapaluguan yung chow-chow? Sa inyo, depende sa inyo. Kung gusto nyo araw-araw, walang problema naman yun. Kaso syempre, ang normally talaga, ano, twice a week sila pinapaliguan. Pero kung sa tingin nyo naman, namabaho pa naman siya, edi abutin nyo ng one week. Pero sa akin kasi, iba na kasi yung ano, iba na yung amoy nila pagdating ng fourth or fifth. Parang ano, sak na sa ilong. Pero hindi naman siya mabaho kasi meron naman sila mga perfume. Kaya sa kanila naman, wala namang problema. Kaso minsan, syempre pag sobrang busy talaga ako, hindi ko talaga sila napapaliguan. Sa, hindi ko na gagawa yun twice a week. Lalo yung nagkaroon kami ng problema dito, once a week ko siya sila napaliguan. Pero ayos lang naman yun kasi hindi naman sila ganun kabaho dahil meron niya silang perfume. Yo, sa mga tatanong ko, ano yung perfume? Yung Powell, yun yung nag-sponsor sa akin. Powell perfume. Tama ba ako? Oh, baka mali ang aking sinabi. Tama ba ako? Oh, yan yan. Powell perfume. Ito naman. Veterinarian choice. Ito dalawa. Veterinarian choice. Tapos ito naman, Powell, ito yung perfume nila. Sponsor lang din sa akin yan, ng kapatid ko. Tapos, yun nga, hindi naman sila ganun kabaho dahil nga, unang-una, nagsasabon muna sila. Tapos, after nila magsabon, isa-shampoo ko sila. Tapos guys, ito pa, nakuha ko na, ano, na sikreto. Diba, sinampo natin sila. Tapos, ngayon, di sobrang bula nun yung shampoo. Mr. Showdog yun yung shampoo ko. Sobrang bula nun. Ngayon, babanlawan ko na sila ng isang tabo. Pag binalawan ko ng isang tabo, tsaka ko sila gaganunin para yung bula matanggal. Tapos, kukuskusin ko pa rin siya, tapos magbubula ulit yun. Tapos lalagyan ko ulit ng tubig. Yun ulit, iba pang shampoo ko ulit hanggang sa yung tubig is wala na talaga, maging tubig na hindi na siya mabula. Kaya pagkatapos nila maligo, yung amoy nila mabango talaga. Kasi 'di ba yung iba, ito ano, pag nagmamadali, pagkatapos nila mag-shampoo, buhos na ng buhos sa tubig ganyan. Kaya yung bango ng Mr. Showdog hindi nag-stay. Kaya mas maganda guys, kapag sinampo nyo siya, binalawan nyo ng isang tabo, yun yung gamitin nyo na pang shampoo ulit niya. Tapos, i-anuhin ulit ng tubig. Tapos hanggang sa, gawin nyo siyang shampoo niya ganyan nyo, labakarahin nyo ng kamay nyo, hanggang sa mawala yung bula. Ganun yung pinakapala sikreto doon para mag-stay yung amoy niya, yung Mr. Showdog sa aso. Siguro pwede na naman siguro yun sa maraming, sa iba't ibang shampoo. Pero yun na yung naisip ko na naglo-long last talaga yung amoy ng bango ng Mr. Showdog. Just pag nilagyan mo pa ng perfume, edi kahit one week, mabango pa rin sila. Diba? Yun yun. Tsaka kagandahan nun guys. Kasi hindi mo kasi malalam, hindi nyo masasabi eh. May mga alialikabok sa ano niya, sa mga anit nila. Kapag gano'n yung ginawa mo, sigurado pag tinginan nyo mo gano'n, puting-puti. Diba? Yun. Sana may natutunan po kayo sa vlog na to. Yun lang siguro. Yun lang masashare ko na ang dami mo sinabi, no? Parang sa buhol-buhol na yan. Ang dami ko pang sinabi. Pero maraming salamat dahil hanggang ngayon sumusuporta po kayo sa amin. Nung simula pa na si RB pa lang, ngayon nandito na si Churo at nandito na rin si Cloud. Sumusuporta pa rin po kayo sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa Mr. Showdog dahil ano, na-discover ko yung shampoo na yan. Mabango talaga siya. Guys, thumbs up yan. Kung gusto niyo ng order, meron naman siya na yan sa Shopee. Kasi lagi ko sinasabi, okay Lloyd Ibanez kayo magano. Pero ngayon, siyempre, sobrang busy na kasi ni Lloyd at meron naman na silang sa Shopee, edi, itype nyo na lang Mr. Showdog sa Shopee. Yun na rin yun.
Oy, ano to ha? Ano ba tawag to? Itong vlog na to, hindi ito sponsor ng Mr. Showdog ha? Baka naman, Sir Lloyd. Pre-endorser na to ha? Ayun. Pero kagandahan kasi, binigyan niya kasi ako ng ano, yung isang galon. O, ang tagal na nun, para isang buwan na yata. Andiyan pa rin, kalahati pa lang nababawas. Kaya kung bibili kayo ng shampoo na Mr. Showdog, edi yung isang galon na, di ba? Para matagal nyo magagamit. Tsaka matagal nyo talaga, matagal nyo naman talaga silang magagamit at maganda naman talaga siya sa coat ng mga chow-chow. Sir Lloyd, baka naman. Yeah, maraming salamat po sa sumusuporta. At sana po may natutunan po kayo sa akin kahit puro salita-salita lang, ganyan. Tapos follow nyo rin po kami sa TikTok sa mga hindi pa nakapag-follow. Binsu Ken Add din. At follow nyo rin po kami sa fanpage, Binsu Ken Adventure po. Yan, maraming salamat. At open po kami sa mga sponsor dahil wala na po akong pampakain sa mga anak ko. Yun po, maraming salamat po. Don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell.